Sangayon ako dyan kasi the People's Initiative will result, if approved, pwede i-abolish ng House lang ang Senado. Under the proposal nila, under the present People's Initiative, pag pumasa yan, the House alone can convene as a constituent assembly to propose amendments to the Constitution. As a background, under the present Constitution, bago magkaroon ng constituent assembly, dapat mag-resolution ng House at saka Senate. Dapat both will agree magkaroon ng constituent assembly. Under the proposal, the present People's Initiative, the constituent assembly can be called by either the House Speaker or the Senate President. So hindi na kailangan yung dalawang chambers mag-agree. Pwede i-call ng House Speaker yung Constituent Assembly. Okay, nagkaroon na ng Constituent Assembly. Ano ang botohan? Under the present proposal, majority of all the members of the Constituent Assembly. That means there are 340 members kasama na yung House at saka Senate. Yung Senate, 24 members. Yung House, 316 members. So, total of 340. Ang sabi sa proposal ngayon sa People's Initiative, 3/4 lang ng total. So, 3/4 of the total, you need only 255. Pwede galing yung 255, lahat yan galing sa House kasi House has 316 members. So, kahit na hindi sang-ayon ng Senate, hindi sila sisipot, they will boycott the Constituent Assembly, pwede ipasa ng House. E pagsabihin ng House, resolved to abolish the Senate para unicameral Congress na lang, one House. Of course, hindi sa sang-ayon ng Senado niyan. Pero wala silang magawa kasi the House Speaker can call the Constituent Assembly. And the votes of 255 members of the House can pass that proposal. Ngayon, of course, that will be subject to ratification by the people, no? Kaya lang, historically, lahat na, halos lahat na proposed changes ng, sa Constitution, ina-approve yan. Kasi pag ratification lang, yun lang ang subject matter ng plebiscite, wala nang iba, hindi kasama yung election. Yung ayaw ng amendment, hindi na sisipot yan, hindi na boboto yan. So, yung mga boboto, yung mga in favor of the amendment. So, let's say we have 60 million voters, no? Registered. Siguro 10 million boboto. And then of the 10 million, majority of the votes cast. So, 5 million plus 1 lang pwede na pumasa. That's historically the practice. The record of plebiscites, because unless yung plebisito isabay mo sa election, madaming boboto kasi ang daming gustong bumoto pag election. Pero pag plebisito lang, people are not so interested, no? So chances are yung mga proponent lang ng proposed changes sa constitution. Yun lang ang boboto. So that's the constitutional crisis kasi pwede burahin ang Senado dito sa proposal na ito. Siguro sir, po sir, may follow up lang ako doon. So theoretically, Justice, hindi lang din pagbura sa Senado ang pwedeng gawin ng Kamara kung itong proposal nila ngayon ay magtagumpay. Marami silang, pwede nilang i-reshape ang gobyerno, pwede rin nilang i-abolish ang ibang ahensya o i-reshape or i-reorganize ang executive. For example, ang Office of the President, ang Office of the Vice President, pwede rin nila yung burahin in theory. Tama yan. They can convert the government to parliamentary. Kahit na 24 senators will oppose, baliwala yan pag 255 members of the House will approve. So, they can change anything in the Constitution.
Pwede nila i-abolish ang Human Rights Commission. Pwede nila i-abolish ang COA. They can do anything kasi with 255 members, you can do anything with the Constitution now. Sa makatuwid pa sa ito. Alam mo ngayon, under the present Constitution, hindi sila pwede mag-convene na sa Constituent Assembly pag hindi mag-approve, walang approval sa Senado, walang approval sa House. Both must agree just to meet. Ha? Just to meet. Mm-hmm. And sa botohan, kailangan 3/4 Yun ang interpretation ng majority of the constitutional constitutionalists. No? Kasi to pass a law, ordinary na batas, you have to get approval of the House and the Senate. Kailangan they concur. Now, the Constitution is the highest law of the land. Dapat both must approve also. Eh ngayon, ang proposal ng House at PI na ito, sila lang pwede na mag can propose changes to the Constitution. Kaya babago talaga. It's babago yung landscape natin. Babago yung political environment. Mm-hmm. Sir, so sa makatwid, sir, ang pinag-uusapan actually dito at its very core dito sa proposal ngayon ng People's Initiative, dagdag na poder para sa Kamara. Totoo yan. They will now become absolute kasi they can propose changes to the Constitution anytime they want. Mm-hmm. Isang siguro punto lang, sir, bago ko ibalik kay Adrian. Kasi let me just finish my train of thought. Pagka ito ay nagtagumpay, in theory, ibig sabihin, pwede sila mag-con us. Kung susundin natin yung timetable na kumakalat sa social media at hindi naman dinideny din ho yun ng mga kinaukulan, pwede ho ba silang mag-con us at mangyari lahat itong pinangangambahan ninyong pagbubura o pagre-reorganize ng gobyerno as early as July? Pwede, kasi if they will rush it, no? Unless there will be opposition. Kasi ang daming nagre-ready na aakyat sa Supreme Court. Pag nasa Supreme Court na, hindi na nila makontrol yung timetable. Okay. Yung po, Justice, kasi syempre given yung mga nailatag ni RG, lahat naman yan, ang dami nating pwedeng maisip na pwedeng mangyari kung sakaling magtuloy-tuloy nga ito, yung mabubura yung mga opisina, Office of the Vice President, ang Senado. Pero devil's advocate lang po na tanong, Justice, ano? Kasi yun nga, mas pakipaliwanag po yung constitutional crisis kasi parang lumalabas, nababanggit yung nga po, pwedeng mangyari na mabura yung Senado kapag nagtuloy-tuloy ito at yung boto ay 3/4. Tapos yun nga, kamara lang yung boboto ay enough votes na yun. So paano po talaga ba parang masasabi natin na constitutional crisis kung parang base rin naman pala sa rules itong mangyayaring ito? Constitutional crisis kasi binaliwala mo yung boto ng Senado. Under the present proposal, the House can propose changes to the Constitution even against the will of 24 senators. Yun ang constitutional crisis. Kasi under the present Constitution, kailangan both must agree to change the to change a law, to amend a law, to adapt a law. Ngayon, the highest law of the land is the Constitution. Mabubura yung Senado sa eksena. So yun ang crisis. Kasi wala nang check and balance Ang reason for the two chambers, for the bicameral legislature sa Congress natin, ay to for one chamber to check the other, no? That is check and balance. Binubura mo yung check and balance. That is a constitutional crisis. Ayun. So doon tayo umaangkla, Justice, ano? Kasi doon nga, sa present constitution natin, dapat may check and balance at nagkakaroon ng check and balance dahil nga meron kang Senado na magbabalanse doon sa Kamara. So doon tayo umaangkla na kahit, yun nga, kung tutusin, pwede sa rules, pero it's against the present constitution. Tama po ba? Yeah, it will change the present constitution. Ang masama dyan, binaliwala mo yung Senado, wala yung check and balance. Kasi sa constitution, kailangan may check and balance. Otherwise, one
one branch will become an absolute branch. I mean, can dominate the other branches, katulad sa martial law. One, the executive dominated the Congress, inabolis ngayong Congress, mm-hmm. tapos dominated the judiciary. Mm-hmm. So, kailangan may check and balance. Kaya yung 1987 Constitution strengthened the check and balance. Mm-hmm. Ngayon, binubura mo yung check and balance sa Kamara, sa Congress, no? Mm-hmm, mm-hmm. Justice, si Chef po ito, para lang din po mas maintindihan po ng mas maraming nating kapwa Pilipino, no? Pag constitutional crisis, ano ba yung epekto po nito sa pangkaraniwang Pilipino? Kasi hindi po natin maiwasan yung mindset po ng iba, ay hindi, usapin lang naman yan ng mga politiko, eh, bahala sila dyan. Well, ang mangyari niyan, the House alone, alam mo naman yung House, no? They can increase. They will now have a pork barrel kasi yun ang gusto ng House, no? Mm-hmm. So, lalaki yung pork barrel. Ibibigay nila sa executive, katulad ngayon, because the Supreme Court said already na hindi pwede mag-participate ang Congress, the members of Congress, Senator or House, mm-hmm. to in the implementation of the budget. Mm-hmm. So, binigay nila at sa DPWH and ang presidente na ngayon ang nagbibigay, releasing it, no, mm-hmm. to the congressman. Eh, papalakihin yan ng congressman, yung pork barrel na yan. Mm-hmm. So, yun ang problema. I mean, dapat may check and balance palagi. Kasi otherwise, sabi nga nila, absolute power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Ngayon, you will give more power to the House. Wala nang mag-check on legislation, no? Kumbaga, Justice, hihina pati yung boses nung taong bayan. Kasi yung mga kinatawan nila ng mga senador, technically wala na, na-dilute na yung boses at yung mga maririnig na lang, yung opinion ng mga kongresista nila. Tama yan. Kasi yung under the structure of government natin, yung congressmen represent the district. Tinitingnan nila yung mga ang needs ng district nila, ano bang kailangan ng distrito ko. Pero yung Senate, national ang tingin nila. Mm-hmm. So, nababalanse yan, no? Ngayon, mawawala yung balanse na yan. Mm-hmm.